ang mga K136 Kooryong mula South Korea, ibibigay pa nga ba sa Pilipinas? Marami na nga po ang nagtataka mga idol kung bakit hindi pa rin dumarating sa ating bansa ang mga ipinangakong K136 Kooryong Multiple Launch Rocket Systems. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang K136 Kooryong ay isang South Korean 36 Extended Rocket Artillery System na dineploy simula pa 1981. Ito nga po ay isang uri ng multiple launch rocket system na nagsimula sa isang research and development noong 1973 sa Agency of Defense Development. Ito nga po ang pantapat sa BM-21 122mm multiple rocket launcher na pinagmamalaki ng North Korea. Ang unang testing nga po dito ay naganap noong 1978 habang ang initial model naman na K136 ay dineploy noong 1981. Kalaunan mga idol ay nagkaroon ng K136A1 improved model na dinagdagan ng stainless steel launch tube at hydraulic system na ginawa ng South Korean Army simula 1987 hanggang 1991. Ang K-33 at K-38 rockets naman ay umaabot at may range na 36 kilometers at 30 kilometers. Ang mga ito nga po ay dinevelop noong 1988. Ang weapon system na ito mga idol ay dinisenyo, tinesting at minanufacture sa South Korea para sa field artillery at artillery. Ang Daewoo Heavy Industries nga po ang in charge sa production ng K-136 Kooryong habang ang mga rockets naman ay dinevelop ng Hanwha Systems. Ang K-136 Kooryong mga idol ay may bigat na 16.4 tons, may haba nga po itong 7.7 meters, width na 2.5 meters, at height na 2.29 meters. Para naman sa caliber ay meron nga po itong 130mm para sa K-30, K-37 at K-38 habang 131mm naman sa K-33. Ang effective firing range nga po nito mga idol ay 23 kilometers para sa K-30, 36 kilometers naman para sa K-33, 22 kilometers sa K-37 at 30 kilometers para sa K-38. Pare-pareho naman nga po silang may maximum speed na 80 kilometers per hour. Ang Philippine Army mga idol ay nakapag-negotiate sa South Korean government upang mag-transfer ng mga MLRS launchers para sa bagong activated na MLRS batalyon ng Army Artillery Regiment. Tatlong batteries nga po ng K-136 Kooryong MLRS mula South Korea ang inaasang i-deliver sa ating bansa noon pang dapat 2020. Ngunit ang delivery nga po para sa mga MLRS na ito ay na-delay na ng ilang pagkakataon. Ang tanging operator lamang nito mga idol ay ang South Korea na mayroong 150 units. Ang Pilipinas naman ay umaasa na ngayon sa apat na batteries ng mga MLRS na ito. Tatlo nga po dito ang para sa Philippine Army habang isa naman ang para sa Philippine Marine Corps. Ang dalawang batteries nga po dito mga idol ay donasyon ng South Korea. Marami na nga po ang nagtatanong ngayon mga idol kung bakit hanggang ngayon ay wala pa nga rin pong dumarating na K-136 Kooryong MLRS mula South Korea sa ating bansa. Matagal na nga po itong ipinapangako para sa Philippine Army at Philippine Marine Corps. Magbo-boost nga po ito sa capabilities ng buong armed forces dahil magagamit nila ito sa kanilang mga misyon. Ngunit hindi pa nga po makomple-kompleto ang kasiyahan ng ating bansa dahil hindi pa nga rin po dumarating ang mga ito. Marami na nga rin po nagsasabi mga idol na mukhang hindi na matutuloy ang pag-transfer ng mga multiple launch rocket system sa Pilipinas. Wala nga po tayo sa posisyon mga idol na magsabi kung matutuloy pa nga ba o hindi na ang mga multiple launch rocket system na itatransfer sa Philippine Army at Philippine Marine Corps. Tanging ang Department of National Defense lamang ang makakapagsabi kung matutuloy pa nga ba ang proyektong ito. Sa ngayon nga po ay wala pa nga rin pong nilalabas na pahayag ang Department of National Defense, Philippine Army at Philippine Marine Corps patungkol dito. Ngunit ayon nga po sa ibang mga impormasyon ay sinasabi na ngayong 2023 dapat may di-deliver na ang mga K-136 Kooryong sa Pilipinas. At kung wala na nga pong dilig na magaganap ay siguradong darating na nga po ito sa ating bansa ngayong taon. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!
Shoot.